sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw niyang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang sa lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus sa mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bukas ba tayo sa mga pagkakataong nagpapakilala ang Diyos? Narinig po natin sa mabuting balita na yung mismong mga taga-Nasaret, mga kababayan ng ating poong Jesus Nazareno, ay hindi siya tinanggap. No? Kung tutuusin, wala pa nga dun sa kanyang ipinapangaral. No? Hindi katulad ng sa nakikita natin, yung ibang mga eskriba at pariseyo, hindi tinatanggap at kinukontra pa ang ating mahal na poon sa kanyang mga sinasabi. Pero sa bayan ng Nazaret, wala pa siyang nababanggit. Nauunahan na ng panghuhusga. Ang sabi nila, sino ba to? Hindi ba't kilala natin itong karpintero? Bakit ngayon, pagbalik niya dito, matapos ang ilang mga panahon na siya'y patungo ng Jerusalem, eh nangangaral na siya. Pinangunahan ng paghuhusga. Hindi man lamang pinagbigyan. At ano ang tugon ng ating mahal na poon? Kung ayaw ninyo, huwag nyo. Hindi na siya nangaral dahil sa mga nanghusga. Sapagkat sa huli rin naman, hindi naman siya tatanggapin doon. Mga kapatid, ito pong bahagi ng kwento ng buhay ng ating pong Jesus Nazareno ay paalala sa atin ng dalawang bagay. Una, yung pagiging bukas sa Diyos. Kasi marami siguro sa atin, pamilyar na, masyado nang nasanay. Pag may hinihingi, binibigay. Kapag may idinadasal, nangyayari. O minsan, yung mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa atin. No? Dito tayo, araw-araw na nagsisimba, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, nagdedebosyon, pipila sa papugay, na para bang hindi na natin nabibigyan ng halaga ang mga bagay na ito. O minsan, nakikita lang natin yung ating Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa mga mabubuting bagay na nangyayari. Pag may problema na, para sa atin, wala na yung Diyos. Pag may problema na, tapos walang solusyon agad-agad, magagalit tayo sa Diyos.
Paalala po ito na muling kilalanin at maging bukas sa pagpapakilala ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Ang Diyos nagsasalita kahit sa mga hindi nasagot na panalangin. Ang Diyos nagsasalita sa mga pinagdaraanan nating problema. Ang Diyos nagsasalita sa mga bagay na sa tingin natin ay masama para sa atin. Pero nangyayari pa rin. Ang Diyos nangungusap sa atin sa lahat ng pagkakataon. Baka naman pagbigyan din natin siya. Baka naman kailangang lawakan pa natin yung kanyang paghahanap sa kanya. Kasi baka nagpapakilala siya, pero hinuhusgahan na nating wala siya. Kasama po nito yung pangalawa, yung pagiging bukas sa kapwa. Tinanggihan si Jesus dahil siya'y hinusgahan. Binabaan ang tingin. At hindi po bago sa atin ang karanasan na ito. No? Minsan, makaangat lang tayo sa buhay. Napakamatapobre na natin. No? Ang tingin sa mga naiwan, tamad. Ang tingin sa mga naiwan, masama. O minsan, pag tayo'y naging mabuti na, nakapagbago na tayo ng buhay at lahat, yung tingin natin sa kapwa natin, may nagawa lang masama, wala nang pagkakataong magbagong buhay. Para bang hindi niya rin kayang magbago. Pero paalala, kung tayo nga nanggaling dun, ba't hindi natin pagbigyan ang ating kapwa? Kung tayo nga may mga pagkakamali pa rin, bakit hindi natin pagbigyan ng ating kapwa at pakinggan siya? Baka dun sa mga minamaliit natin, nagpapaalala at nagsasalita rin ang Diyos. Kaya magandang balikan sa unang pagbasa. No? Inihalintulad sa sulat ng mga Hebreo, minsan yung mga pinagdaraanan natin sa ating mga pagkakamali at pagkukulang, inihahalintulad sa isang amang nagpaparusa. Siyempre ang Diyos sa totoo lang, hindi naman niya nagpaparusa eh. Tayo ang nagpaparusa sa sarili natin. Pag pinili nating lumihis sa Kanya, pag pinili nating lumayo sa Kanya, tayo yung nakararanas ng epekto nun. Pero sana magising tayo sa katotohanan na hindi makabuluhan ang buhay kung tayo'y palayo na lang ng palayo sa Diyos. Kaya ano ang daan pabalik? Lumakad sa daang matuwid. Magpakabanal at sikaping makasundo ang inyong kapwa. At bahagi po doon ay ang pagbubukas sa kalooban ng Diyos. Pakikinig sa tinig ng Diyos, pagpapahalaga ng kapwa. At ito po sana ang ating ipagpanalangin sa patuloy ng pagdiriwang ng banal na misa. Na laging maging bukas ang ating isip, ang ating kamalayan sa Diyos at sa kapwa. Baka mamaya, nandoon yung mga hinihingi nating panalangin, hinihingi nating paglilinaw sa Kanya. Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin.